of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Our Gospel for today is reminding us that whatever we have today will only up to our last day. Whatever we have today will only last up to our last day. As Jesus said, the time will come when not a single stone will be left on another, and everything will be destroyed, or everything will be thrown down. He said this during the time when the people were talking about the temple and remarking how it was adorned with costly stones and votive offerings. Namamangha kasi yung mga tao kung paano dinikorasyonan ng mga mamahaling bato yung templo at mga mahalagang alay. Their attention was focused on the things that adorned the temple. Nakatuon sa mga material, makikinang, magagandang bagay na pisikal na nasa templo. And this was the opportunity for Jesus to preach about the end of time. Kinuha ni Jesus na pagkakataon ito para mangaral tungkol sa katapusan ng lahat, that every material or object that we value in life will be destroyed when the end of time comes. And so, this is an invitation for us to shift the things that we value in life into something that would lead us into eternal life.
To shift lang, hindi sinasabing kalimutan. Imbitasyon ito para palitan o ilipat ang mga pinahahalagahan natin sa buhay patungo sa kung saan tayo maidadala sa habang buhay. Totoo po, mahalaga ang kayamanan. We need money to survive. We need wealth. Pero dahil hindi ito madadala sa kabilang buhay, bakit hindi natin ito gamitin sa isang bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Yung profession natin, oh, mahalaga to. Importante ito, pinaghirapan, pinagsumikapan, inilaban. Pero ito ay hanggang sa tayo lang ay buhay. Hindi mo naman madadala sa hukay yung pagiging doktor. Hindi mo naman madadala sa hukay yung pagiging mayor. Eh bakit hindi natin gamitin ang mga ito sa paraang maghahatid sa atin sa kalangitan? Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ipinapakita ng aklat ng pahayag o ng Book of Revelation na inaani, hinaharvest ng mga anghel ang mga ubas na hinog para gawing alak. Take note, ubas na hinog. Ganito dapat sa buhay, tumutubo at lumalago para tayo ay magkabunga. Pero hindi lang basta bunga, kundi mga hinog na bunga. Yung magkaroon ka ng kayamanan, bunga yan ng iyong pinagpaguran. Tama? We earn, we work every day para magkaroon ng bunga. Pero nagiging hinog ito kapag alam natin kung paano tayo dalhin ito sa mabuti. May pera ka nga, pero madamot ka naman. Hilaw ang bunga. Mayaman ka nga, pero madami ka namang ninakawan. Madami namang naghirap dahil sa pagyaman mo. Wala rin ang bunga. Yung profesyon, bunga yan ng pagsisikap, bunga ng pagtsatsaga, pero hilaw ang bungang ito kapag wala itong nagagawang mabuti. Doktor, teacher, abogado, kanga, pero hindi mo naman ginagamit o ayaw mo namang ibahagi yung profesyon mo. Hilaw ang bunga. Doktor ka nga, pero ito naman ang nagdadala sa'yo para maging masama. Hilaw ang naging bunga. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na balikan ang mga pinahahalagahan natin sa buhay. Tingnan at pagkakataon itong palitan dahil wala itong saysay kung hindi tayo nito madadala sa kalangitan. Amen.